Magandang gabi sa ating lahat. Alam nyo, tayo na po ang pinakamapalad na tao sa balat ng lupa sapagkat tayo ay narito sa pag-aaral ng salita ng Panginoon. Noong unang panahon po, wala pong Biblia eh. Kung mayroon mang Biblia, hindi lahat ng tao nakakahawak nito. Ilan lamang at malalayo ang lugar. At kung kailangan nilang dalhin ang kanilang Biblia para ipangaral sa ibang lugar, kailangan nila itong pasanin, no? Parang banig ito kasi lalaki ng banig. At pinapasa nila ito kung ilang aklat ang kanilang dadalhin, pinapasa nito at inapit ng mundo. At pagkatapos, inilalatag din ang parang banig at doon nila binabasa. At yun ang kanilang paraan ng pag-aaral ng Biblia at ang hirap noon. Pero sa atin, bukas ang Biblia sa atin, mayroon sa cellphone, may nag-Biblia sa tindahan, mayroon sa tab, napakapalad natin. At ngayon, napakapalad natin dahil tayo na naman ay mag-aaral ng salita ng Panginoon. Sana sa ating pag-aaral ng salita ng Panginoon, ng ating pagparito, isang layunin natin. Pakinggan natin kung ano ang sasabihin sa atin ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang salita na ipangangaral sa ating mga sa ating kalagitnaan ngayon. May biyaya po dyan para po sa pag-aaral nito. Buksan natin ang ating mga Biblia sa aklat ng Mateo, kabanatang 11 at 16. At babasahin natin ang mga talatang 1 hanggang 4. Mateo 16, versikulo 1 hanggang 4. Kailangan po natin hantayin na mabuksan ninyo ang talatang iyon upang kayo mismo ay makasasaksi at makakabasa ng salita ng Panginoon. Andiyan na tayo? Kung nandiyan na po tayo, ating basahin. Ganito po ang pagkakasabi. Dumating ang mga Pariseo at ang mga Saduseo. At upang subukin siya, hiniling nila sa kanya na magpakita sa kanila ng isang itlanda mula sa langit. Ngunit sumagot siya at sinabi sa kanila, sa dapit hapon ay sinasabi ninyo, magiging maganda ang panahon sapagkat mapula ang langit. At sa umaga, magiging maunos ngayon sapagkat mapula ang langit at nagbabanta. Marunong kayong kumilala ng anyo ng langit, ngunit hindi ninyo makilala ang mga tanda ng mga panahon. Ang isang lahing masama at mapakalunya ay humahanap ng tanda, ngunit hindi ito bibigyan ng tanda maliban sa tanda ni Jonas. Kanyang iniwan sila at siya ay umalis. Yung pong tanda na tinutukoy dito ay humala. At sa ibang bahagi naman na binanggit na tanda ay talagang tanda sa langit. Pero kadalasan sa binanggit dito, yung tanda ay tumutukoy sa himala. Now, may kasabihan sa atin kung ating narinig, magpakita ka muna ng tanda para ako maniniwala. Diba? Karamihan yun ang kasabihan eh. Magpakita ka muna ng tanda para ako maniniwala. Pero ang pinakatama po sa Biblia, maniwala ka muna upang ikay makakita ng mga tanda. Ito po ang paraan ng paghahanap ng tanda sa Biblia. Sumampalataya ka muna upang makakita ka ng tanda. Ang tanong po ganito eh, mapapatibay ba ang ating pananampalataya sa pamamagitan ng mga tanda o mga himala? Dahil karamihan ng tao ngayon, ang hinahanap nila ay himala. Hindi sila maniniwala hanggat wala silang makitang himala. Kaya ang tanong, mapapatibay ba ang ating pananampalataya sa Diyos kung tayo ay makakakita ng mga himala?
Sagutin po natin yan, yung tanong na yan, habang pinapakinggan natin ang mensahe ngayong gabi. Bilang pangunang salita tungkol po sa ating kumbinasang teksto, kung ating babalikan ang aklat ng Mateo, simula po lamang sa kabanatang 8 hanggang kabanatang 15, meron pong pinakita at ginawa ang Panginoon dyan na 14 na himala. 14 na mga himala ang ginawa ng Panginoon. Dito pa lamang yun sa aklat ng Mateo. Kaiba pa doon sa aklat ng Marcos, ng Lucas, at ng Juan. Kung ating papansinin, kung isa-isahin natin, unang-unang himalang ginawa ng Panginoon dito, nagpagaling siya ng isang ketongin doon sa Matthew chapter 8. Pagkatapos, siya naman ay nagpagaling din ng alipin ng isang sinturyon sa pamamagitan lamang ng salita. Ang may sakit na alag ang naalipin ng sinturyon malayo, pero sinabi niya, gumaling ang iyong alipin at nga, yun nga ay gumaling. Yun ay isang himala. Pagkatapos, pinagaling din dito ang biyanan ni San Pedro na mayroong lagnat na hindi mapagaling ng doktor. Yun po ay himala. At pagkatapos, sila'y sumakay sa bangka, dumanas sila ng unos. Yung unos na kinatatakutan lahat ng mga alagad, pinapayapa ng Panginoon at pumayapa na parang mantika. Yun ay himala. Pagkatapos, nasalubong naman niya ang dalawang lalaki na inaalihan ng demonyo. At sila'y pinagaling ng Panginoon. Panibagong ketongin na naman ang humarap sa kanya at kanya itong pinagaling. At pagkatapos yung anak ni Jairo naman, na babae, pinuntahan ng Panginoon at hinawakan sa kamay at ito'y gumaling. Panibagong himala. Pagkatapos ating narinig, yung isang babaeng 12 taon na tinutugo, naubos na lahat ng kanyang kayamanan pero hindi gumaling. Pero nung mahawakan ng laylayan ng Panginoong Jesus, siya gumaling. Isang himala. Pagkatapos, 2 bulan na nakasulubong ng Panginoon ay nakakita. Pagkatapos, may tipi na naman na inalihan ng demonyo, siya nakapagsalita. At pagkatapos, nagpakain siya ng 5,000 kalalakihan maliban sa asawa at mga anak. Yun ay himala. Pagkatapos, lumakad siya sa ibabaw ng tubig. Yun ay palibagong himala. Pagkatapos, nalaman natin nakaraan na mayroon siyang pinagaling na babaeng kalineya, ang kanyang kaluluwa, pati ang kanyang anak. At pagkatapos noong nakaraang Huwebes, ating nakita na siya ay muling nagpakain ng 4,000 na kalalakihan maliban sa babae at mga anak. At ngayon, eto na sa ating talatang binasa. Nakaharap dito ni Kristo ang mga Pariseo at Saduceo. Ito po ay mga relihiyosong leader sa panahon ito na masyadong kritiko sa ating Panginoon. No? Sila yung kritiko sa panahon ng Panginoon. Nais nilang linlangin ang Panginoon upang sila ay mayroong maiparatang sa Kanya. Alam niyo ba ang Pariseo at Saduceo? Sila yung magkaiba ang kanilang aral. Hindi sila nagkakasundo sa kanilang aral. Ano? Yung Pariseo naniniwala na mayroong buhay pagkatapos ng kamatayan. Ang Saduceo, hindi sila naniniwala. Hindi sila naniniwala ng resurrection. Pero pagdating sa kanilang pag-atake kay Kristo, ay may nagkaisa sila. Tulad sila ni Herodes at saka ni Pilato na sila ay magkalayo, pero nung atakihin si Kristo, abay nagkasundo sila. Ngayon, pinipilit nilang linlangin si Jesus. Gusto nilang gumawa si Jesus ng himala pa ayon sa gusto nila. At pag nagkamali si Jesus, meron silang maipaparatan sa kanya. Itong mga tao ito, itong mga Pariseo at Saduceo, marami ito sa ating panahon ngayon. Hindi sila makapaniwala kay Kristo hanggat wala silang makitang mga himala. Magkaiba po yung mapag-alinlangan at saka walang paniniwala. Yung kung mapag-alinlangan, ito yung taong kailangan tulungan upang tumibay ang kanyang paniniwala. Pero yung kung walang paniniwala, kahit buhusan na siya ng liwanag ng katotohanan, ay gusto pa niyang nasa kadiliman. Ayaw talaga niyang maniwala. Kaya saan po humahantong ang mga taong walang paniniwala? Well, sa ating pag-aaral,
hantungkol sila una sa patuloy na paghingi ng tanda. At pagkatapos, hantong sila na sila'y sinasarunat ng Diyos. At panghuli, hantong sila na sila'y tatanggihan ng Diyos. Kaya suliin natin ang ating sarili, ano ba ang iyong paglapit sa Diyos? Naghahanap ka ba ng himala o ng tanda hanggang ngayon? Kailangan ito'y suriin mo. Sapagkat ito ang ugali ng mga relihiyosong tao, mga leader mismo ng relihiyon, Pariseo at Saduceo, na wala silang ginawa kundi ang humingi ng tanda. Sila'y walang katapusang humihingi ng tanda. Yun po ang unang, makikita natin sa tanda. Ang sabi po sa verse 1, dumating ang mga Pariseo at mga Saduceo at upang subukin siya, hiniling nila sa kanya na magpakita sa kanila ng isang tanda mula sa langit. Yan po ang mga tao ito. Hanggang ngayon, marami po niyan naniniwala sa Diyos, pero hindi nagtitiwala hanggat walang nakitang himala. Hindi sila mapagaling sa kanilang karamdaman, hindi sila biglang yumaman, hindi sila tumama sa loto, o hindi sila, basta naghanap sila ng himala. Kaya, ang mga tao ito, na patuloy na humingi ng tanda, ito'y parang sakit na nila, no? Ito ay nagmamarunong na mga umaatake sa Panginoon. Nagmamarunong sila na alam nila ang lahat. Pero, sila po ay nagiging mangmang. Tingnan niyo ang sabi sa Roma 1:22. Ganito ang sabi. Sa pag-aakalang marurunong, sila'y naging mga hangal. No? Akala nila, pag humingi sila ng himala sa Panginoon, marunong sila. Pero sa kanilang kahihingi, patuloy na kahihingi, lumalabas silang mga hangal. Sapagkat may kondisyon ang kanilang paniniwala sa Diyos, kailangan mo nang magkahimala. Sa mga tuwid, sa ganitong ugali ng Pariseo at Saduceo, nalalantad sa kanila ang dalawang kamulagan. Una, sila ay walang paniniwala. Tiyak silang wala talagang paniniwala kay Kristo. Bagamat sa isip nila, kilala nila ang Diyos, kilala na si Kristo, pero wala silang paniniwala kay Kristo. Ang kanilang buhay lamang relihiyon. Ang kanilang paniniwala lamang kung may kagalingan, ay mayroong Diyos. Okay? Pagtanda natin, ang dami na pong himala ipinakita ng Panginoon dito. Dito pa lamang sa Mateo, ay 14 na himala na. Maliban pa sa Marcos at Lucas at Juan. Pero ang mga tao ito, sadyang hindi naniniwala. Hindi sila makapaniwala kay Jesus. Itinatanggi nila si Jesus. Ayaw nilang sila ay maging alagad ni Jesus. Kaya lantad sa kanila ang kanilang kawalang paniniwala. Ikalawa, lantad din sa kanila ang kawalang kasiyahan. Na wala silang kasiyahan, wala silang kakontentuhan. Ang kanilang paniniwala, hindi pa sapat ang pinapakita ni Jesus ng mga himala. Hindi pa sapat ang pinapakita ni Jesus ng mga tanda. Hindi pa sila kontento. Wala silang kasiyahan. Alam niyo ba? Ang kawalang kasiyahan, kailanman ay hindi masisira. Hanggat wala kang kakontentuhan, hindi ka talaga makukontento. Kahit maangkin mo na ang buong kayamanan ng sanlibutan, kahit maangkin mo na ang pinakamagandang kalusugan, hindi ka pa rin makontento dahil nasa iyo ang kawalang kakontentuhan. Yan po ugali ng mga religyosong Pariseo at Saduceo. At hindi lang ang bigat lang ito, ano? Sa kanila, lantad na nga sila sa kanilang dalawang mukha nang didikta pa kung anong gusto nilang himala. Hindi nyo ang sabi sa ating text. Basahin natin muli ang verse 1. Dumating ang mga Pariseo at mga Saduceo upang subukin si Jesus. Hiniling nila sa kanya na magpakita sa kanila ng isang tanda mula sa langit. Sa palagay niyo ba, yung paghimala ni Kristo na kanyang pinakita
mula sa Mateo 8 hanggang 15 ay hindi mula sa langit. Mula sa langit yun. Dahil si Kristo ay Diyos. At wala makakuha ng himalang yun na ating nabanggit maliban sa Diyos. At yun nagpapakita na si Kristo ay Diyos. Pero hindi siya maniwala si Kristo ay Diyos. Dahil hindi sila nabibigyan ng himala ayon sa gusto nila. Gusto nila ng himala in their terms. Meron ba kayong dagawang ugali na, Panginoon, pag ito, binigay mo sa akin, talagang maniniwala ko sa iyo. Pag ito, Panginoon, sinagot mo ako, maglilingkod ako sa iyo. Magbibigay ako ng tithe sa iyo. Sasamba ako sa iyo every Sunday. Hindi ako object ng prayer meeting pag binigay mo ito. Eh, binigay. Nasaan siya ngayon? Wala na. Kasi wala talaga siyang paniniwala sa Diyos. Ang gusto niya lamang, makamit yung himala na gusto niya. Tanda daw mula sa langit ang hinihingi nitong mga tao ito. Sabagat, ang kanilang paniniwala, maniniwala lamang ako kay Jesus kung magpapakita siya ng himala ayon sa gusto ko. Yan. Alam niyo ba, sa lumang tipan, sino ang taong nagpakita ng himala mula sa Panginoon ng Diyos, mula sa langit? 10 salop! Sino? Ha? Si Moises! Si Moises! Lahat na yata ng himala para makumbinsi itong paraon. Pero sa lahat ng himalang yon, hindi natinag ang puso ni paraon. Hindi yon ang makapagligtas sa kanya. Walang himala ang makapagligtas. Sino ang propetang nagpakita ng himala na humingi ng apoy sa langit at tinupok ang handog na binuhusan ng tubig, punong-punong ng tubig, pero nagliyab ba't yung tubig? Sino? Si Elijah. Pero hindi rin nabago ang puso ni Haring Ahab at ang kanyang asawang si Jezebel. Kaya ikaw, kaibigan, kung ang hangangal mo lamang, ang pag-ating mo lamang, ang paglapit mo lamang kay Jesus ay himala, kapatid, wala kang makikita. Sapagkat ibang himala ang nais ipakita sa ng Panginoon upang maligtas ang kaluluwa mo. At ang kaligtasan ng kaluluwa, yan ay dakilang himala. Magtiwala ka sa Diyos. Magtiwala kayo kay Kristo. Dahil kung hindi, mapapa-impyerno ka. Mapapa-impyerno ka. Dahil hindi ka talaga makakatanggap ng himala. Sapagkat dito lang sa ating binasa, sa ating pinag-aralan, hindi na muli magpapakita ang Panginoon ng himala. Ang totoo, ang paghingi nitong Pariseo at Saduceo, nais nilang linlangin si Jesus. Nais nilang dayain o tuksuhin si Jesus. Ito ang sabi sa ating text, dumating ang mga Pariseo at ang mga Saduceo at upang subukin siya. Yung pong subukin dyan sa original po na lingwahe sa Greek. Eh, ang sabi po dyan, perazo. Yung pong pagsubok o trial is peradso. Pero, pagdating po sa tukso, isa rin pong salita yung peradso pa rin. Ngayon po ang peradso salita ito ay ginagamit po para manlindang, yan ay gawa ng Satanas, yan ay kasalanan. Pero kung peradso ay ginamit sa iyo para subukin kang tumibay, yan ay sa Diyos. Yun ang pagsubok sa buhay. Pero kung tentasyon sa buhay, katulad daw, tinitintal nila si Jesus Cristo rito eh. Na ano? Na gumawa si Cristo ng himala na ayon sa gusto nila. Nabag na yun sa kalooban ng Diyos. Yun ang inantay nila. Para sila ay mayroong may paparatan. Pero hindi gumawa ang Panginoon. Alam ng Panginoon ang puso ng mga lumalapit sa Kanya. Sila po yung mga taong, kung tawagin, banal kung magsalita, mahimahit, malumanay, makadiyos kung magsalita, pero hindi nila ipinamumuhay ang turo ni Kristo. Kaya bagamat sila naniniwala sa Diyos, pero laban ang buhay nila sa kalooban ni Kristo. At dahil dyan, sa kakahingin nila ng himala, hantong talaga sila sa ikalawa. Ano yung ikalawa? Sila ay sasalunatin ng Panginoon.
sasarating talaga ang buhay nila. Kaya dito, hindi sila nakakuha ng tanda kay Jesus, pero nakakuha sila ng pagsalungat kay Jesus Kristo. Sino yung sabi? Sa verse 2 hanggang 3, ganito ang sabi. Ngunit sumagot si Jesus at sinabi sa kanila. Alam nyo, sa dapit hapon, kapag kahapon, sabi ni Jesus Christ, sinasabi niyo, oh, magiging maganda ang panahon. Bakit daw? Dahil maganda sapagkat mapula ang langit. Di ba ganun tayo? Pag nakita, oh, pula yung langit, magandang panahon natin ngayon. Hindi ulan. Tapos, at sa umaga, magiging maunos daw ngayon. Bakit? Sapagkat mapula ang langit at nagbabanta. Pag pula daw ang langit, sa umaga, ay delikado, uulan. Uunos daw, ang sabi niya. Kaya sabi ng Panginoon sa kanila, marunong kayong kumilala ng anyo ng langit. Ngunit, hindi ninyo makilala ang mga tanda ng mga panahon. Alam niyo ba ang pagkakasabi sa ibang salin niya? Ang sabi sa 3, and in the morning, there will be a storm today, for the sky is red and threatening. Do you know how to discern the appearance of the sky, but cannot discern the signs of the times? Kaya sabi niya, an evil and adulterous generation. Ang tawag niya sa kanila, kayo'y lahing masama at mapangalunya. In other words, kayo ay mga hipokrito. Kung makita natin dito, sila ng Panginoon ng diretso. Sapagkat sila ay malumanay, banat o magsalita, nababasa nila ang panahon, pero hindi na nababasa bakit si Kristo nandiyan. Bakit si Kristo nagpakita ng himala? At anong ginagawa ni Kristo bago magbigay ng himala at pagkatapos gumawa ng himala? Ano ang layunin ni Kristo? Hindi lumabasa yon. So sila po ay mahusay magbasa ng panahon, pero wala sila, bulag sila pagdating sa espiritual. Marami kong lumalapit kay Kristo ngayon, puno po ang mga iglesia, makalaman ang isip, pero hindi espiritual ang isip. Dalahanag lamang nila ay himala. Yan po ay makalaman. Hindi po yan espiritual. Tignan nyo, paanong nilarawan ng Panginoon ang pagsalungat niya sa mga tao ito? Ang sabi niya, marunong kayong kumilala sa takbo ng panahon, pero hindi nyo nababasa ang takbo ng inyong kaluluwa. Hindi nyo makita. Ang nakikita nyo kung anong magandang panahon para kumita, anong trabaho para umunlad, anong kailangang mga sikreto, anong mga aral, kailangang mag-aral o ng testa o papayumaman, pero hindi nila makita na kanilang kaluluwa tumutuloy sa alambre sa impyerno. Marami pong tao ngayon karunang kaisipan. Ang kanilang tinitingnan ay panlupa lamang na kapakinabangan, himala sa mga material, pero hindi lang nana ang himala ng kanilang kaluluwa. Kaya nga, sa paglalaraw ito, ang tao ni Kristo sa kanila, mga mapagpunuli. Kung kilala kayo, tumatawag kayo sa Diyos pagka gusto nyo mag-abroad, tumatawag kayo sa Diyos kapag kayo ay gusto magtrabaho, tumatawag kayo sa Diyos kapag aalis kayo ng bahay para kayo pagpalain, pero niminsan hindi kayo tumawag sa Diyos upang maligtas ang inyong kaluluwa. Kaya ikalawang pagsalungat, isinakdal sila ng Panginoon. Anong sakdal ng Panginoon sa kanila? Kayo ay mga lahing masama at mapangalunya. Now, hindi yung malibig sabihin ito, mga adulterer itong mga tao ito, ay pari na ito eh. Pari sa iyo at saka salun sa iyo. Pero sa kanilang pagkilala sa Diyos, sila ay nangangalunya sa ibang Diyos-Diyosan. Pangangalunya rin po yun. Dahil kung binamahal mo ang totoong Diyos, pero nagmamahal ka sa ibang mga Diyos, dahil sa himala, dahil sa kagalingan, dahil sa kalusugan, yan ay pangangalunya. Kaya sabi ng Panginoon, kayo mga mapagpunuri, masasama at mapangalunya. Mahusay kayo magbasa ng takbo ng panahon. Nadali na lang natin sa loob ng iglesia. Marahil kayo ay matagal na umaten
sa pangangaral, mayroon na kayong kaalaman kung ano yung magagandang ugali at asal. Pero ang daling nyo makakita ng kamalian ng kasama natin umatin. Ang daling ninyo makakritiko kung anong ugali niya, mayabang siya, pero ang sarili hindi nakikita. Ang daling nyo magbasa ng ibang binabasa, pero ang inyong sarili hindi nyo makita, hipokrito, mapagkunwari. Hindi mo malilinlang ang Diyos. Sabagat ang Diyos, nababasa ang puso mo. Tayo, nababasa lamang ang panlabas na anyo ng tao. Pero ang Diyos, binabasa ang puso natin. Basahin na natin isang talata sa John kung paano binabasa ng Panginoon ang puso ng tao. Juan 2, versikulo 24. Ganito ang sabi. Subalit, hindi ipinagkatiwala ni Jesus ang kanyang sarili sa kanila. Pero siya nagtiwala sa mga taong lumalapit sa kanya, naniniwala ako sa iyo. Sumasampalataya ako sa iyo. Ang sabi ni Jesus, hindi ipinagkatiwala ni Jesus ang kanyang sarili sa kanila sapagkat kilala niya ang lahat ng mga tao. At hindi na kailangan ang sino man upang magpantuo tungkol sa tao sapagkat alam niya ang isinasaloob ng tao. Nalangitan niyo? Kaya tama talaga ang hatol ng Panginoon, sakta ng Panginoon sa kanila, you are hypocrite, wicked and adulterous generation. Kaya, ano po nangyari? Yung kung walang mga paniniwala, sila po ay magpapatuloy paghingi ng minatay. Sa kanilang pagpapatuloy, sila'y kaharapin ng Diyos, sasalungatin sila. At pagkatapos ng pagsalungat, ayaw tumigil, tatanggihan sila ng Diyos. Ganito ang sabi sa verse 4. Ang isang lahing masama at makakalunya ay humahanap ng tanda, ngunit hindi ito bibigyan ng tanda maliban sa tanda ni Jonas. Kanyang iniwan sila at sila hindi na sila bibigyan ng anumang tanda maliban sa tanda ni Jonas at iniwan niya sila. Sino pinunta ni Jesus dito? Yung mga taong talagang hangad na makilala si Jesus at sumampalatay. Pero itong mga Saduceo at Pariseo, iniwan sila ng isang tanda, si Jonas. Ano po yung sabihin na? Bakit si Jonas ang ginamit na tanda ng Panginoon sa mga walang pananampalataya? So pinapakita rito na wala ng future signs for those unbeliever. Doon sa mga walang paniniwala. Kilala niyo ang Diyos? Naniniwala ko sa Diyos, pero hindi nyo binibigay ang buhay nyo sa Diyos dahil naghihintay kayo ng himala. So wala na pong himala ibibigay ang Panginoon. Kaya na, pagkatapos po ito ng gospel, wala na pong himala eh. Merong himala kina Pablo dahil pagpapatunay nyo na sila ay mga sinungkol ni Jesus para maniwala ang mga tao. Pero masulat ang Biblia, hindi na kailangan himala sapagkat kailangan sa Biblia sumampalataya ang tao at hindi sa himala. Kaya ako na nalulungkot sa mga pastor ngayon, sa mga leader ngayon na nangaral pa rin ng tungkol sa himala. Binibigyan nila ng maling pag-asa ang kanilang tagapakinig. Nang dapat nilang ipangaral ay ang totoong gumagawa ng himala, ang salita ng Diyos. Nakapag-ipitilanggap nila, buhay nila'y maliligtas. Sa kalahin mo, magkakaroon ka ng buhay na walang hanggan. Sino makapagbibigyan? Yan ang himala sa Diyos. So ano po yung itinanggi? Natanda? Wala ng future signs. Sapat na. Sapat na yung mga nauna. At wala na rin silang makukuhang tanda. Kailan man. Pero mayroong iniliban. Isa. Ano yun? Kay Jonas. So what we,
Sinasabi ng Panginoon, etong tandang gusto kong iwan sa inyo. Suriin niyo maigi. Sino si Jonas? Sino si Jonas? Alam niyo kwento ni Jonas? Siya yung propeta na inutusan ng Diyos para mangaral sa bayan ng Nineveh. Pero galit siya sa bayan ng Nineveh. Ayaw niya. Kasi kalaban niya eh. Kasi ang Diyos mahabagin. Kapag ang tao ay nagsisi, pinapatawad ng Diyos. Kaya ayaw ni Jonas na mangaral sa Nineveh. Ang ginawa niya, tumakas siya. At sa kanyang pagtakas, na-discover ng mga tagapagpon na ikaw ang dahilan ng bagyo. Kaya anong ginawa niya? Itapon niyo sa dagat. At pagkatapos sa dagat, may inihanda ang Diyos na napakalaking isda. Hindi po pating, hindi po paliena. Huwag natin bigyan ng interpretasyon ang bagay na wala sa Biblia. At tulad yung kaedan, anong kinain prutas? Kasanas. Yan po yung maling pag-interpreta ng Bible sapagkat kailanman walang sinabi ng Bible. Kasi yung prutas na yun, yun ang tanda ng kaalaman ng mabuti at masama. So there's no fruit na ganyan. Ay ganoon din kay Jonas. Pero sa katotohanan, mayroong malaking isda na nung palupog si Jonas, dumalating yung napakalaking isda para siya yung launin. Ilang araw siya nilamot? Tatlo. Tatlong araw siya nilamot. Pero ano nangyari? Nakalabas siya. Bakit siya nakalabas? Sa kwento. Bakit siya niluha? Ha? Dahil mabahog siya? Hindi. Nagsisi siya. Nagsisi siya. Kaya sabi ng Panginoon, eh, maawa kayo, mamamatay ako sa loob ng isda ito tatlong araw. Tatlong gabi at tatlong araw. Di ba? Kahit magsisi siya, saan siya niluha ng isda? Nineveh. Sa Nineveh. Bakit? Para? Mangaral. Anong tanda ron? Anong tanda ron? Di ba may tugnayan nito kay Kristo? Na si Kristo rin ay namatay at ilibing tatlong araw? At siya muling nabuhay? No, ano yung mensahe kay Jonas? Ang mensahe ni Jonas ganito. Yung pinakatunda. Si Jonas ay may mahalagang mensahe para sa kaligtasan ng Nineveh. Pero si Jonas ay ng mangaral. Kaya siya ay itinapon sa dagat, nilunok siya ng malaking isda. Pero mamamatay siya, nagsisi siya, kaya binalik siya ng isda doon sa Nineveh. Sa mga tweet, ang sino man hindi tatanggap sa mensahe ni Jonas, ay tiyak nakapahamakan. Kaya si Jonas ay binalik sa ikatlong araw, sapagat yun ang kadakilaan ng mensahe ng kaligtasan sa mga taong maniniwala sa kanya. Si Jesus din, siya nangangaral ngayon sa pamamagitan ng mga himala para ang tao'y maantig sa puso na ito na nga si Kristo na dumating sapagkat ang palatandaan ng pagdating ni Kristo ay mga himala at ang kanyang ipinapangaral ay kaligtasan sa mga sasampalataya. At ito'y magkakaroon ng katibayan, katotohanan kapag sino matay at muli na buhay, tunay na ng sino ang sumasampalataya kay Jesus ay maliligtas at magkakaroon ng buhay na wala hanggan. Wala na pong ibang tanda. Narito po ang higit pa kay Jonas. Dapat isipin ng mga Pariseo sa iyo, bakit na ba si Jonas ang binigay na tanda? Sapagat si Jonas sa pamagitan ng kanyang pangalan naligtas ang bayan ng Israel. Sa mga tuwid si Jesus na higit pa kay Jonas, ang kanyang pangalan kaligtasan din sa akin na walang pananampalataya. Eh pero dahil ako'y laging walang pananampalataya, ito ay parusa sa akin na kung kanyang tanda. Now, sa ating pong pakikinig, Bible study, preaching, sa ating pagsamba, kung hinahanap niyo himala, wala kayong makikita. Mapupunta lamang kayo sa kapamakan. Pero ang tunay na himala, pag-aralan niyo, pakinggan niyo maigi, unawain niyo ang mensahe na si Kristo ang tagapaligtas ng inyong kaluluwa. At ang magkaroon ng kaligtasan, ito'y dakilang himala, ang magkaroon ng buhay na walang higit. Nagkailang himala. Si Kristo po talaga ang totoong tanda, totoong himala, para sa bawat isang sasimba. Walang sino mang maligtas sa pagitan ng mga tanda. Sapagat sa tanda, wala pong panampalataya nagmumula dyan. Saan nagmumula ang panampalataya? Sa pakikinig ng ano? Ng salita ni Kristo.
hanggat hindi mo tinatamin mo lamang ang pangangal ng Kristo tulad ng Pariseo at Saduceo, pero gusto nila himala, mananatili silang sinasalungat ng Diyos, bandang muli, sila ay tatanggihan ng Diyos. So, anong aral po? Ikita lang dito. Ano po ang dakilang himala ngayon na ipinapakita sa atin at pinaparamihan? Ano'y natin din ang salita ng Diyos na ipinapakita? Sapagkat sa salita ng Diyos, dito nagmumula ang pananampalataya. Romans 10:17. Sa pakikinig, sa pangkinig, dumating ang pananampalataya. At mula sa salita ng Diyos, dito ka lumarago tungo sa kaligtasan. 2 Timothy 3:15, ang sabi ni Pablo kay Timoteo, alalahanin mo ang salita na itinuro sa'yo ng lola mo at nanay mo na dito nalalaman ng katotohanan na siya magpapalago sa'yo sa kaligtasan. Tanging salita ng Diyos pangangaral. Pero kung minsanan ka lang maupo, wala kang matatanggap. Matatanggap ang binhi ng Panginoon pero nasa ibabaw na ninyong puso, hindi nakakapangugat. Pero habang ikay nagpapatuloy na nakikinig sa tuwing may pangangaral, nagkakaugat ang buto na yun hanggang sa ito'y kumakapi. Pero kung panandalian lang, walang ugat mamamatay pagdating sa pagsubok. Dito nagmumula sa salita ng Diyos ang kaalaman tungo sa kaligtasan. At dito sa salita ng Diyos, ipinapanganak muli ang tao. Ang sabi sa James 1:18. Ano sabi sa James 1:18? Alinsunod sa kanyang sariling kalooban, tayo'y ipinapanganak niya sa pamamagitan ng salita ng katotohanan. Upang tayo'y maging isang uri ng mga unang bunga sa kanyang mga nilalang. At hindi lang si James ang nagsabi na kung saan tayo po'y nakikinig ng himala ng salita ng Diyos, Peter 1:23, ang sabi ni Pedro, ipinanganak na kayong muli hindi ng binhing nasisira, kundi ng walang kasiraan sa pamamagitan ng buhay at nananatiling salita ng Diyos. Himala yan! Salita ng Diyos, makikinig ka lang, eh hindi mo nalalaman ikaw ipinapanganak na muli. Hindi mo alam na dumarating sa iyo ang pananampalataya. Kaya sabi ni Kristo, kung kayo makikinig sa aking salita, sabi ni John 6:63, sabi ni Jesus Christ, ang Espiritu ang nagbibigay buhay, ang laman walang pakinabang. Ang mga salitang sinabi ko sa inyo ay Espiritu at buhay. Bagamat ako nasasalita, pero sinasabi ko ay salita ni Kristo, yung salita ni Kristo ay may buhay kapag tinanggap niyo. At kayo ay muling magbubuhay. Dito nagmumula ang katotohanan makapagliligtas sa inyo sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos. Ibinigay niya ang kanyang buto na anak upang ang sino man sa kanyang sumampalataya ay tiyak maliligtas. Hindi mapapahamak pagkos magkaroon ng buhay ko ang hanggang. Saan nagmula yung katotohanan yun? Sa salita ng Diyos. Ito po yung himala na ating natatanggap tuwing Huwebes, tuwing Miyerkules, tuwing Linggo sa buong hapon. Kapag ito'y napapakinggan natin, nagkakaugat yung ating kaalaman tungo sa Diyos. At habang tayo po'y nakikinig, nadidinigan pa ito, nadidinigan pa hanggang sa lumalalim yung ugat ng ating pananampalataya at umakapit, tuluyang magtitiwala kay Kristo na si Kristo lang ang aking tagapagligtas. Walang halaga yung aking kalusugan, walang halaga yung aking karamdaman, ang malaga yung aking kaluwa na pagkamatay ko'y muli mabubuhay makakasama kay Kristo. E sa mahabang ang kalusugan mo, wala ka namang Kristo, papunta ka sa impyerno, walang kwentang himala yan. Walang kwentang himala. Tanda natin, salita ng Diyos ang nagpapakilala sa atin tungkol sa Diyos at si Kristo. Ngayon, pag nakilala natin ang Diyos at si Kristo sa pamagitan ng aral ng salita, ano pong matatanggap natin? Buhay na walang hanggan. Saan yun? Saan natin matatanggap po yung verse na yun? John 17:3. Ano pong sabi sa John 17:3? Ngunit ngayon, verse 3. Nalabok pa sa ko. Ganito sabi sa verse 3. At ito ang buhay na walang hanggan. Na ano? Na ikaw ay makilala nila na iisang Diyos na tunay at Jesu Cristo na iyong sinugo. How
pamumunuan tayo ng salita ng Diyos, himala ito na tayo nagkakaroon ng kaalaman. At dahil tayo nagkakaroon ng kaalaman, nagkakaroon tayo ng katuwanan, sumisibol ang buong pananampalataya. At ang pananampalataya ito mula sa katotohanan ng ating napakinggan, kaya ang pananampalataya ito hindi sa pakiramdam. Kundi pa tayo sa katotohanan. Kaya naman, ang aral, dito ka maligtas. So anong dakilang himala kailangan natin? Kaligtasan. Kaya nga si Pablo, sabi niya sa Romans 1:16, hindi ko itinahihiya ang ebanghelyo ng Diyos sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas ng mga sumasamba. Ayun po, ang inyong mga sa ebanghelyo. Saan nakatuon ang inyong pakasa kapag kayo'y ikiligtas ng pakasa? Kapag kayo'y umating sa mga pagdidipon, saan? Sa himala? Kalusugan, pag-aseso, pagyaman. Mga kapatid, magdadala yan sa isang pyerto. Pero mahalaga yan. Pero unahin mo naman ang paghalian ka ng Diyos at ng kanyang kapuyan upang ang lahat ng iyong pangangailangan igalag ka na lamang. Ay, Panginoon, tunay, Lord, ang inyong pag-isipan ay higit na mataas kaysa aming isipan. Ang iyong pong layunin, Panginoon, ay napakalalim kaysa sa aming layunin. Ang aming hangarin, Panginoon, ay walang kwenta sa tunay niyong hangarin. Sapagkat ang aming hangarin ay pandupa lamang, pangkatawan, pangsarili. Ngunit ang iyong layunin ay pangwalang hanggan. Buhay na walang hanggan. Tulungan mo kami, Panginoon, magbago ang aming pong hangarin sa tuwing kami mag-aaral, sa tuwing kami dadalo ng mga gawain. Na aming pong alamin ang iyong salita, unawain ito at italim sa aming puso upang huwag kami magkasala laban sa inyo. At Lord, dalangin po namin ngayong gabi, alam po po, Panginoon, na mayroon tayong kinausap. Nawama po, pakinggan niya ito at huwag ganit sa tabi. At hangarin ang nais niya, kundi Lord, hangarin niya na sundin ang kalooban ninyo, sapagkat ito lamang ang tanging Diyos na makapagligtas sa inyo. Maraming salamat po at maraming dalangin sa pangalan ng Panginoon.